Apihin man ako at laitin ang buong mundo. Lahat ng pagsisikap gagawin ko upang magtagumpay sa buhay. Tagumpay na hindi lamang para sa akin, kundi para sa lahat. Mr. Romantico. Kumusta po kayong lahat, mga giliw naming tagapakinig? Inaanyayahan ko po kayong pakinggan ang pagsasadula ng mga liham kasaysayan ng pag-ibig na padala ng ating mga tagasubaybay at bibigyan buhay ng inyong mga paboritong bituin sa radyo. Mga kasaysayang nagtatampo ng mga pusong sugatan, mga pusong sawi, at mga pusong punong-puno ng pagmamahal. Lahat pong yan sa loob ng kalahating oras dito sa ating dulang. Mr. Romantico. Itay, ito po oh. Ibinili ko po kayo na maiinom nyo. Kasi may konting kinita po ako sa pangangalakal. Eh kung ganyan ka ba ng ganyan eh, di magkakasundo tayo. Sarap. Nawala ang hangover ko nung masayaran uli ng alakang lalamunan ko. Pati yung sakit ng ulo ko na pinukpok ng bote ni mo. Itay. Oh. Ano itinitingin-tingin mo sa akin? Hinihintay mo magpasalamat ako sa iyo sa ginawa mo pagtatanggol sa akin kay Ma? Hindi po, Itay. Kahit naman hindi ko umiksene, kaya ko ipagtanggol ang sarili ko. Trilider lang ako ni Mo, kaya naunahan niya ako. Itay, sino po ang tunay kong ama? Ba't ako tinatanong mo? Kayo po ang nagsabi sa akin na hindi niyo po ako tunay na anak. Totoo yun. Kahit tanong mo pa sa inay mo. Kung hindi niyo po ako tunay na anak, sino po ang... Ano? Hindi ko kilala ang tunay mong ama. Ang inay mo ang kulitin mo. Ewan ko lang kung magsasabi siya sa iyo na totoo. Eh, laging mainit ang ulo nun eh, pag natalo sa sungal. Basahan! Bili na kayo ng basahan! Ate Pia! Oh, Juan, ano nangyari? Sinunod ko ang payo mo. Binili mo ng alak ang itay mo? Oo, para mapakiusapan ko siyang magsabi sa akin ng totoo. O ano, sinabi niya na sa'yo kung sinong tunay mo ama? Hindi raw niya kilala eh. Nagsasabi kaya sa iyo ng totoong itay mo? Ewan ko. Kung may iba lang sana ako mapagtatanungan. O yung inay mo? Ha? Eh, mas mahirap na magsabi sa akin ng totoong inay ko. Dahil madalas mainit ang ulo nun. Dahil madalas, talunan sa sugal. Hayaan mo, Juan. Tutulungan kitang makilala ang tunay mong ama. Talaga? Oh, magtatanong-tanong ako sa mga alam kong matagal nang nakakakilala sa mga magulang mo. Salamat, Ate Pia. Oh, huwag ka lang malungkot. Makikilala mo rin ang tunay mong ama. Isa pang aalamin ko, Ate Pia. Kung ano? Juan? Kung ang inay ko ay tunay kong ina. Basahan! Bili kayo basahan! Hi, Pia. Huh? Ha? Ako si Joel. Oo, tatandaan na kita.
Ikaw yung madalas kumakitang bumibili ng damo kay Imo. Basahan! Wait, teka! Huwag mo akong talikuran! Pwede ba? Wala akong tiyaga makipag-usap sa mga adik. Bibili ako ng basahan. Sa iba ka nalang bumili. Basahan! Bili na kayo basahan! Sige lang, Pia. Maging mailap ka sa akin. Pero sisiguruhin ko sa'yo, darating ang araw, magiging maamo ka rin sa akin. Sa ayaw at sa gusto mo. Joel? Uy, napaaway ka ba? Hindi ate. Bakit pagdating mo, salubong yung mga kilay mo? Halos ibalibag mo pa yung helmet. Ikaw talaga kung ano-anong napapansin mo. Concern lang ako sa'yo. Hindi ko kailangan ng concern mo. Ano? Hindi kita pinakikialaman ate. Kaya huwag mo rin akong pakialaman, okay? Joel? Mami? Saan ka galing? Sa isa ko pong kaibigan. Nagkasama ka ba kayo ng loob ng ating Natalie mo? Hindi po. Ay bakit pagdating mo, parang inangilan mo siya? Eh, hindi naman po sa lahat ng oras, nasa mood ang kahit na sino. Kung may problema kayo magkapatid sa isa't isa, ipaalam niyo sa akin ha, para maayos ko kayo agad. Oo. Lalo na sa pag-aaral niyo. Wala naman po akong problema sa pag-aaral ko. May dapat. Dahil alam mo naman pangarap ng daddy mo na maging isa kang doktor. Ilang beses niya nang sabi sa akin yan, Mami. Pinapaalala ko labang sa'yo. Huwag na akong kulitin. Ayoko po nang kinukulit ako. Naiirita lang ako eh. Tingnan mo ito. Hoy, Joel, sandali. Bakit po? Baka gumagamit ka pa ng marijuana, ha? Ang kulit niyo talaga, Mami. Ilang beses ko bang sasabihin sa inyo, hindi na ako nagbibisyo. Hindi na po. Hindi na! Okay ang benta ko ng mga basahan ngayon, Juan. Mabuti naman, Ate Pia. At kumita ka rin naman, kahit papano sa pangangalakal mo, hindi ba? Oo. Oh, eh bakit malungkot ka? Kanina kasi, bago ako lumapit sa'yo, may nakasalubong akong taga-lugar natin. Ah, yung mag-asawang may dalawang anak? Oo. Yung halos kasing edad lang natin yung magkapatid. Mahal na mahal nga yung magkapatid ng mga manggulang nila. Yun ang nakalungkot sa akin, Ate Pia. Juan? Naiingit ako sa mga anak na mahal ng kanilang mga magulang. Ingit na ingit ako sa kanila. Kailan ko kaya matitikman na mahalin din ang magulang? Nangungulila ako. Nananabik ako sa pagmamahal ng ina at ama. Labis-labis ako nangungulila. At nananabik sa pagmamahal ng magulang. Itay. Oh, anong ginagawa mo? Pinupunasan ko po kayo ng maligamgam na tubig para kahit papaano po mahulasan kayo. Pabayaan mo nga ako. Hilayin mo sa akin yung bimpong yan. Itay, bakit siya po tinabig ang bimpo? Hindi ako bata para sigasuin mo. Itay, bago po kayo nakatulog kanina, nilabas niyo po ang mga kinain at ininom niyo. Nasobrahan po yata kayo sa alak, kaya inaasikaso ko po kayo ngayon. Hindi ko kailangan ng pag-aasikaso mo. Ang kailangan ko, alak. Po, katatapos niyo lang pong uminom. Bitin pa ako. Bili mo ako ng mainom ko. Pero itay, bibili ka ng alak o masasaktan ka na naman sa akin? Bibili na po. Bilisan mo! Pagbitin ako sa mamam, nabumuryong ako. Parang gusto kong maguramentado! Ano ba?
Norma, Norma! Yun! Sa wakas! Nakatikim rin ako ng panalo! Sisimot mo na ang puna namin. Wala na, abos na kami. Kanya-kanyang araw lang yan, mga chong at chang. Kayo naman? Eh, oras ko ngayon eh. Inay? Inay? Gabi ko. Kaya pa kayo! Kaya pa! Kapag ganitong ako naman ang bangka, laki-lakihan nyo naman ang taya! Inay! Sige na! Inay! Ano ang problema mo, Juan? Wala po akong problema. Kayo po ang inaalala ko. Kaninang umaga pa po kayo umalis ng bahay. Sabi po dito sa sugalan, hindi pa po kayo nag-almusal, nagtanghalian at hapunan. Ano ba pakialam mo sa akin? Nay, bakit po kayo nagpapalipas ng gutom? Baka magkasakit po kayo. Hindi ko kailangan ng pag-aalala mo sa akin. Huwag mong abalain ang pagsusugal ko. Umalis ka rito! Nay! Sige na! Baka malasan pa ako! Lumayas ka rito! Nay! Umayos ka! No. Bakit mo naman tinula ka nga? Hey! Nabuhal to na yung anak ko sa sahib! Hey, nako! Naawa naman anak mo. Naawa, hindi ako naaawa sa Juan na yan. Malas ka sa buhay ko! Malas kahit kailan, saksak ka ng malas! Nay! Nay! Kaibigan, narito na ang kasaysayan ni Juan Crisostomo. Sa bawat puso ay may pag-ibig. Dito sa ating dulang, maginto ang kasaysayan. Malas ako, sabi ni Inay. Malas! Naku, hindi ako naaawa sa Juan na yan. Pwede ka sa buhay ko eh. Malas! Saksaka ng malas! Juan, bakit narito ka sa labas ng sugalan? Oh, Ate Pia, sinuukan kong pakiusapan ng inay ko na umuwi na. Kasi gabi na, hindi pa siya nag-aalmusal, nagtatanghalian at naghahaponan. Nag-aalala ako na baka magkasakit siya. Oh, eh bakit ka umiiyak? Nagalit siya sa akin. Ayaw umuwi ng inay mo? Oo. At sa harap ng ibang tao, sinabi niyang buwisit ako sa buhay niya. Malas! Saksakan ng malas! Awa ako sa iyo, Juan. Kaya gusto kitang matulungan. Kaya nagtanong-tanong ako para malaman ko kung sino ang tunay mong ama at kung ang inay mo ha ang tunay mong ina. Pero walang makapagsabi sa akin ng tunay mong pagkatao. Salamat pa rin sa tulong mo, Ate Pia. Huwag kang mag-alala. Darating ang araw, malalaman mo rin ang totoo. Ang gusto mong malaman tungkol sa mga magulang mo. Juan! Inay? Juan, lumabas ang inay mo sa sugalan. Kaya pala minamalas na naman ako. Pinalayas na kita kanina sa loob, hindi ka pa lumayas? Kumustambay ka pala dito sa labas ng sugalan? Inay... Paglabas mo, nagkasunod-sunod na ang talo ko. Kung hindi ba naman talagang buwisit ka sa buhay ko, malas! Saksaka ng molos! Huwag niyo naman kong batukan si Juan! At sino ka makikialam sa akin, ha? Kaibigan ko po ang anak ninyo. Ano man ang gawin ko sa kanya, wala kang pakialam! Inay! Inay, huwag niyo pong pandilatan si Ate Pia! Alam mo, kung hindi ka dumating, nagtuloy-tuloy sana ang panalo ko, buwisit ka! Malas! Molos ko! Buisit na Juan yun. Kung hindi siya dumating sa sugalan, baka hindi nagkasunod-sunod ang talo ko. Baka hindi nalimas yung puhunan ko. Buisit. Kasi pang buisit ang driver ng kotseng to. Nakakasilaw ang ilaw ng sasakyan. Teka nga. Hoy!
ang kalsada! Hoy! Huwag mong hampasin ang hood ng kotse ko! Para ka nga naglalakad sa ilalim na buwan! Gakit ang binusinaan! Isirayan mo pang sasakyan ko! Ikaw na... Norma? Sandy! Ikaw! Ikaw! Hindi ako maaaring magkamali. Si Norman nakita ko kanina nang mapadaan ako sa squatters area. Nang mamukhaan ko siya, umalis agad ako. Kaya hindi na kami nagkausap. Pero sigurado kong siya ang aking nakita. Si Norma yun. Si Norma. Saldi? Mercy. Something wrong? Wala. Sige. Tutuloy na ako sa kwarto. Mommy? Oh, Natalie. Mommy. Ay, bakit parang natitigilan kayo? May napansin kasi ako sa daddy mo, anak. Ha? Ano po yung nang... Parang mayroong inililim sa akin ang iyong daddy. Ikaw, Norma. Tinguwi kang talonan sa sugal, buryong ka. Buisit kasi si Juan eh. Matagal nang buisit sa buhay natin ang anak mong yun. Kung hindi niya ako binuisit sa sugalan, baka hindi nalimas ang gulsa ko. Hindi kita maintindihan eh. Napagtatatalo ka na nga sa sugal, sige ka pa rin na sige sa kaso sugal. Oh, ikaw ang hindi ko maintindihan. May oras na nagkakandarapa ka sa sobrang kalasingan mo at inilalabas mo pa ang mga kinain at ininom mo. Ay, kadiri. Pero laklak ka pa rin ang laklak ng alak! Kasalanan mo! Oh, bakit ako sisisihin mo? Alam mo kung bakit. Alam na alam mo. Ang sabihin mo, likas kang sugapa sa alak. Hindi ako likas na sugapa sa alak. Oh. Nang magsama tayo, bihira ako uminom. Pero naging sugapa ako sa alak dahil sa paglilihim mo sa akin. Paglilihim? Oo! Kitagal ko nang kinikimkim ang sama ng loob ko na hindi ko maibulalas. Kaya madalas parang puputok ang dibdib ko. Parang sasabog ang utak ko. Kaya nawalan ako ng gana magtrabaho at kaya madalas akong umiinom. Para makalimutan ko na ipinaako mo sa akin ang anak na ibang lalaki. Hindi kita maintindihan. Huwag ka nang magmahangmahangan pa. Pinapaniwala mo na anak ko si Juan. Talagang anak mo siya. Ikaw ang kanyang ama. Hindi ako ang kanyang ama. Kailanman, hindi ako maaaring maging ama. Dahil isa akong baog. Baog ka? Oo. Nalaman ko yan nung maliit pa si Juan at na-hospital ako. Noong ko nalaman na kailanman hindi ako magkakaanak. Bert. Sinarili ko na lamang ang sama ng loob ko dahil ayokong magkahiwalay tayo. Pero habang nakikita kong anak mo, nagngingit-ngit ako sa paglilihim mo sa akin. Kaya madalas kong mapagbunto na ng ngit-ngit ang anak mo sa ibang lalaki. Kaya kumukulo ang dugo ko kay Juan! Totoong ganun. Ang ako ni inay sa ibang lalaki. Hindi si Itay ang tunay kong ama. Sa ginawa mong paglilihim sa akin, Norma, masisisi mo ba akong naging sugapa ako sa alak? Masisisi mo ba ako na hindi ko magawang mahalin si Juan na anak mo sa ibang lalaki? Beh! Masisisi mo ba ako? Kung hindi si Itay ang tunay kong ama, kanino akong anak? Sino ang tunay kong ama? Sino? Sino bang aking bulan? Ay,
Ayusin niyo trabaho niyo, ha? Opo, boss. Opo. Magandang umaga po. Na? Kayo raw po si Sir Saldi Crisostomo, ang may-ari po nitong car wash. Ako nga. Magpipresenta sana po akong car wash boy. Ilang taon ka na ba? 12 anyos po. Napakabata pa. Sir, kaya ko na po magtrabaho ng mga gaya ng ginagawa ng boy nyo. Baka magka-problema pa ako sa iyo eh. Nasa sobrang bata ka pa para magtrabaho. Eh, kahit patulong-tulong na lang po ako sa mga boy nyo rito. Kahit maliit lang po ang sweldo, basta magkatrabaho lang po ako. Pangkain lang po. Madalas nga akong magkaroon ng problema sa mga boy ko eh. Bigla na lamang umaalis sa akin ang walang paalam kapag nakakita ng maganda-gandang trabaho. Sir, tanggapin nyo na po ako. Malaking bulas naman po ako eh. Kaya mapagkakama lang pong 18 na ako. Pero... maawa na po kayo sa akin, sir. Kailangan ko po talaga ng trabaho. Maawa na po kayo, sir. Maawa na po kayo, Sir Saldi Crisostomo. Juan! Ha? Akala ko ang anak ko. Magkasingkatawan nga kami ng anak nyo. Eh, kaya nga napagkamalang kita kaninang nakatalikod ka. Mas gwapo naman ako kay Juan. Oh! Eh, baka nakita mo siya. Pagising ko kasi wala na siya sa amin, kaya hinahanap ko. Ang alam ko, nagtatrabaho na siya. Paano trabaho? Car wash boy. Ito yung pwesto ng car wash na itinuro sa akin. Dito lang nagtatrabaho si Juan. Asan kayang batang yun? Parang pamilyar sa akin ng kotseng pumarada. Oh, Norma? Saldi? Ano ginagawa mo rito? Ano? Sa buhay ko! Dahil nakahalata ng asawa ko na may ibang babae akong kinahuhumalingan. Ayokong lumala ang away namin ang asawa ko. Ayokong masira ang pamilya ko. Kaya nilayuan na kita. Sinira mo ang buhay ko! Norma! Walang hiya ka! Tapa! Walang hiya ka! Ang inay ni Juan! Naging karelasyon ng araw ng isang mayaman at pamilyang lalaki na gaya ni Saldi Crisostomo. Norma, please. Huwag kang mag-iskandal. Dahil sa ginawa mong pag-iwas sa akin noon, matapos mo ako mabuntis, nagsisisihan ko na kapag-relasyon ako sa iyo. At itinuturi ko ang sabang-sabang palaginip na nakilala kita. Isang bangungot! Norma. Kung hindi pa sinasadya na narinig kong pag-uusap ni Alin Norma at Saldi Crisostomo, hindi ko pa malalamang totoo na hindi tunay na anak si Juan ni Ma'am Bert. At ang tunay naman ni Juan ay walang iba kundi si Saldi Crisostomo. Daddy? Huh. Oh, well. Natalie. Umiinom po na kayo? Dati naman ako umiinom. Kala namin, Diyos yung iniinom nyo. Kapag may okasyon lang naman po namin kayo nakikita ang tumitikim ng alak. Oo nga. At saka po tikim-tikim lang kayo nun, ha? Pero ngayon, aba, marami-rami na yung nabawas sa boteng nasa harap nyo. Itinaon nyo pa kung wala rito sa bahay si Mami? Nagkataon lang na nasa parlor ang Mami nyo nang maisipan kong uminom ng konti dito sa garden. Daddy, may problema ba kayo? Wala. Ano naman ang magiging problema ko? Eh, ngayon lang po kasi namin kayo nakita. Habang umiinom, nakatingin sa malayo. Parang may malalim na iniisip. Dad, kung may problema kayo, baka makatulong kami ni Joel. Oo nga po, Daddy. Sabihin niyo lang po kung ano ang... Sinabi ko na sa inyo, wala akong problema. Huwag niyo akong kulitin.
May iniisip akong bagong negosyo. Sige na. Iwan niyo na ako. Gusto okay. kong mapag-isa. Okay po. Sige po. Maiwan na namin kayo. Joel. Ate. Alam mo, ayaw lang magtapat sa atin ni Daddy. Pero nararamdaman ko, meron siyang problema. Iyan din ang pakiramdam ko, Ate Natalie. Halatang may problema si Daddy. Malaking problema. Sandali lang! Yes? Mrs. Mercy Crisostomo? Aha, ako nga. Ako si Norma. Kilala ba kita? Kilala ako ng asawa mo. Kilalang kilala niya ako. Wala rito ngayon si Saldi. Kaalis lang. Oo. Nakita kong lumabas dito sa gate kanina ang kotse niya bago ako lumapit dito. Ipinagtanong ko itong bahay niyo dahil ikaw talaga na asawa ni Saldi ang gusto ko makausap. Tungkol saan? Dati kami nagkaroon ng relasyon ni Saldi. Ikaw? Ikaw yung babaeng kinahumalingan noon ng asawa ko? Oo. At ikaw ang naging dahilan ng madalas namin pag-aaway noon. Ako nga. Ako ang babaeng nasira ang buhay dahil sa asawa mo. Norma? Nang magkakilala kami ni Saldi, pinaniwala niya akong wala siyang pananagutan. Kaya nagtiwala ako sa kanya. Ipinagkaloob ko ng buong-buo sa kanya ang sarili ko. Dahil hindi ko inakala, hindi ko inasahan na bigla na lang niya akong iiwan matapos niyang malaman na ako'y nagdadalang tao. Nabuntis ka ni Saldi? Oo! Oh! Nang magbuntis ako, iniwan ako ni Saldi sa ere. Pinabayaan niya ako! Kaya pikit mata ako nakisama sa isang lalaki hindi ko lubos na kilala. Magkaroon lamang ng ama ang batang isisilang ko. Huwag lamang akong malagay sa malaking kahiyan. Huwag lamang akong maging dalagang ina. Huli na nang malaman kong ang lalaking pinakisamahan ko'y barumbado at lasengko. Huling-huli na. Sira na ang buhay ko. Sirang-sira na. Dahil sa kagagawa ng asawa mo. Huwag mong pakasisihin si Saldi. Nagkahirap-hirap ang buhay ko. Nagkaletse-letse. Nalulong ako sa sugal dahil sa kanya. Nagsisi ng asawa ko sa naging pagkakamali niya noon. Nagbago na siya. Naging maayos na ang aming pagsasama. Huwag mo nang guluhin ang aming pamilya. Sinira ni Saldi ang buhay ko. Kaya dapat lang na masira ko rin ang buhay niya. Umalis ka na. Awayin mo ang iyong asawa. Iwalayan mo siya. Sinabi ko umalis ka na. Hindi ako aalis hanggat hindi mo sinasabing aawayin mo si Saldi at hihiwalayan mo siya. Pag hindi ka pa umalis, tatawag na ako ng gwardiya na kakaladkad sa iyo palayo dito. Sinira niya ang buhay ko. Sisirain ko rin ang buhay niya. Ang inyong pamilya. Kung ayaw mong awayin at hiwalayan yung asawa mo, kung papanigan mo pa ang pangaapi niya sa akin, punta rito sa bahay kanina si Norma at inaway ka, Mercy? Oo, Saldi. Nasira daw ang buhay niya.
Dahil sa kagagawan mo. Hindi totoo yun. Pinapaniwala mo raw siya na wala kang pananagutan. Hindi kami magkakaroon ng relasyon kung hindi siya nagpakita sa akin ang motibo. Kung nung una pa lang kayo nagkakilala, inamin mo na sa kanyang pamilyado ka. Hindi raw siya makikipagrelasyon sa iyo. Hindi raw siya gaga na magpapaloko sa iyo. Percy. Babae rin ako, Saldi. Naiintindihan ko si Norma. Kung nagtapat ka agad sa kanya na may asawa ka, hindi naman siya magtitiwala sa'yo. Hindi siya magpapaubaya. Pero sinamantala mo naging paghanga niya sa'yo. At isa kang oportunista. Mapagsamantala. Pinagsisisihan ko ng naging pagkakamali ko, Mercy. Humingi na ako ng tawad sa'yo. Pinatawad mo na ako. Nagkasundo na tayo. Nagtulungang mailagay sa ayos ang ating pagsasama, ang buhay ng ating pamilya. Naaawa ako kay Norma. Kalimutan na natin siya. At naaawa ako sa naging anak mo sa kanya. Huwag na nating hayaang maging magulupang buhay natin ang dahil sa kanila. Kung wala kang awa, kung wala kang konsensya, Saldi ako meron. Mercy. Magkaroon lang ako ng pagkakataon. Tutulungan ko si Norma. Lalo na naging anak mo sa kanya. Sabi sa akin ng kasama kong boy sa car wash, nung minsang naliligo ako sa loob ng banyo, may babae naghanap daw sa akin na nakipag-usap daw kay Sir Saldi. Pero paglabas ko ng CR, wala na yung babae at si Sir Saldi. Sino kaya yung babaeng naghahanap sa akin? Kung makapaglakad gawan, para kang hindi taga-squatter, ha? Ha? Emo, kung aasarin mo na naman ako... Hindi kita inaasar. Sinasabi ko lang na mula nang makapagtrabaho sa car wash, naging maayos na ang bihis mo at pati lakad mo. Lakad asensado! Talagang balak kong umasenso balang araw. Kaya nga pangarap ko makapag-aral at makapagtapos ang pagdodoktor. Ano? Magdodoktor ka? Doktor? Bakit? Walang masamang mangarap. Ayun, kahit anong gawin mo, malabong maging doktor ka. Pwede kung doktor sa bus. Imok, mamarap ka rin. Para bayang araw, magbago ang buhay mo. Umasenso ka. Hindi ako nangangarap dahil alam kong malabo nang magbago ang buhay ko. Kontento ka nang maging standby habang buhay? Tayong mga taga rito sa squatter, walang karapatang mangarap. Dahil kahit anong gawin natin, hindi magbabago ang buhay natin. Hindi tayo aasenso. Wala tayong mararating. Kaya ikaw, Juan, kalimutan mo na ang pangarap mo. Pare-pareho tayong mamamatay na mahirap. Baka nga mamatay pa tayo sa gutom. Juan, huwag kang maniwala kay Imo, ha? Ate Pia, hindi naman ako naniniwala sa kanya eh. Alam mo, kahit lumaki ka rito sa squatter, may pag-asang magbagong buhay mo. May pag-asang matupad ang pangarap mo. Lalo pa. At makikilala mong tunay mong ama. Ate Pia, may balita ka na ba? Ha? Alam mo na ba kung sino ang tunay kong ama? Juan? Uy, bakit ka umiiyak? Ate Pia? Bakit may bag na nakasukbid dyan sa likod mo? Pinalayas ako sa amin ng inay ko. Ha? Nakiusap ako. Nagmakaawa. Pero kahit anong sabihin ko, hindi ako pinagbuksan ng pinto ni inay. Bakit? Anong nagawa mong kasalanan? Wala. Galit sa akin ang inay at itay ko. Dahil ako raw ang buhay na tagapagpaalala sa kanila. Nanaapi sila ng tunay kong ama. Kaya ayaw na nila akong makita. Ayaw na nila akong makasama.
Juan. Buisit raw ako sa buhay nila. Ako raw ang dahil lang kaya naging sugapa si Itay sa alak. At kaya naging sugapa si Inay sa sugal. Malas raw ako sa kanila. Saksakan ng malas. Hindi ka malas. Masakit natin, Pia. Masakit. Napakasakit sa akin na mapaiwalay ako kina Inay at Itay. Kahit malupit sila sa akin, kahit hindi nila ako mahal, mahal ko sila. Mahal na mahal. Kung may maitutulong lang ako sa'yo, gagawin ko. Naaawa ako sa'yo. Naaawa ako sa'yo. Salamat, Ate Pia, sa lahat ng awa at pagmamalasakit mo sa akin. Hindi kita makakalimutan kahit saan ako makarating. Sige, Ate Pia, aalis na ako. Saan ka pupunta? Hindi ko alam. Hahanapin ko ang tunay kong ama. Hahanapin ko siya. Kahit saan. Juan! Juan! Ate Pia, huwag mo nang hanapin ang tunay mong ama. Alam ko. Alam ko na kung sino siya. Ha? Sinong tunay kong ama? Sino, Ate Pia? Sino? Juan! Juan! Itay. Buti ay nabutang kita. Bakit po, Itay? Nagbago na po ba ang isip ni Inay? Hindi niyo na po ba ako palalayasin? Pauuwi niyo na po uli ako sa atin? Hindi. Hindi po. Sasabihin ko lang sa'yo kung sino ang tunay mong ama. Kilala ko na po siya, Itay. At ibibilin ko lang sa'yo na dapat mong gantihan ang lahat ng utang na loob mo sa amin ng inay mo. Sa lahat ng pagod, hirap at gastos namin sa'yo mula nung maliit ka pa hanggang ngayon. Sa lahat-lahat. Huwag po kayo mag-alala. Sisikapin ko pong mabayaran ang lahat ng pagod, hirap at gastos niyo po sa akin. Dapat. Hihintayin namin yan. Opo. Sige, lumakad ka na. Paalam po, Itay. Madilin mo pagbabayad sa amin, Juan, ha? Para may panginom ako at may pansugal ang inay mo. Oh, Juan. Ano ginagawa mo rito sa labas ng gate? Dapat naroon ka sa pwesto natin ng car wash. Nagpunta po ako rito sa bahay niyo kasi sabi po ng inay ko kayo raw po ang tunay kong ama. Ikaw? Ikaw ang anak ni Norma? Nasaan? Saan niyo nagpakilala ang anak mo sa ibang babae, Saldi? Nasa labas ng gate. Bakit hindi mo pinapasok? Dapat mo munang malaman ang tungkol sa kanya para mapag-usapan natin kung ano nararapat. Anong pang pag-uusapan natin? Iisa ang dahilan kaya nagpakilala sa iyong anak mo. Kaya siya na pa rito dahil kailangan niya ang tulong mo. Mercy. Wala kang magiging problema sa akin. Matagal na kitang napatawad sa naging pagkakamali mo nung araw. Matagal ko nang kinalimutan ng nakaraan. At maiintindihan ko kung itutuwid mo ang naging pagkakamali mo. Kung pupunan mo ang mga pagkukulang mo sa iyong anak sa labas.
tatanggapin ba natin siya rito sa poder natin? Bakit hindi? Walang kasalanan ng anak mo sa naging pagkakamali niyo ng kanyang ina. Matagal mo na siya napabayaan, Saldi. Kailangan niya ng kalinga ng tunay niyang ama. Kaya mula ngayon, dito na siya titira sa atin at makakabilang na siya sa ating pamilya. No, Mommy. Hindi ako papayag na tumira dito sa bahay natin ang anak ni Daddy sa labas. Ako man po, Mommy. Ayoko mapabilang sa family natin ang anak sa labas ni Daddy. Joel, Natalie. Ano na lang ang sasabihin sa atin ng mga kakilala at kaibigan? Mommy, kapag kinupkup niyo po ang anak sa labas ni Daddy, mapupulan tayo ng marami. Nagkasundo na kami ng Daddy niyo. Bakit tayo dadamay ni Daddy sa naging mali niya nung araw? Unfair naman yun, Mommy. Huwag po kayong pumayag sa gusto ng Daddy. Hindi lang gusto ng Daddy niyo ang pagkupkup natin sa anak niya sa iba. Yun din ang pasya ko. Pero Mommy... At hindi na yun magbabago. Unfair kayo, Mommy. Walang kasalanan ng anak ng Daddy niyo sa ibang babae. Hindi niya kasalanan maging anak siya sa pagkakasala. Na maging illegitimate child. Kawawa siya. Kawawang kawawa. Kaya kukup-kupin natin siya sa ayaw at sa gusto niyo. Akala ko pa naman, Joel, napatrouble ka. Kaya pagdating mo dito sa Skinita, salubong ang mga kilay mo. Buti pa nga, napatrouble ako imo. Kasi alam ko, kahit kanino ako mapatrouble, nasa likod kita. O siyempre naman, magkatropa tayo eh. Pero mas mabigit pa sa napatrouble ako ang nangyari. Kasi kinupkup ng airmat at airpat mo ang anak sa labas ang daddy mo? Oo. Gaya nga ng sinabi ko sa'yo, nakatira na siya sa bahay namin ngayon. At alam mo ba kung sino ang anak sa labas ng daddy ko? O sino? Si Juan. Nagtaga rito sa squatter. Ha? Yung kaibigan ni Pia? Siya nga. Oh, bakit ka tumatawa? Sino ba naman ang mag-aakala na ang mas patay gutom pa sa akin ay magiging anak pala ng mayaman na gaya ng daddy mo at magiging kapatid mo pa? Hindi ko kinikilalang kapatid ng Juan na yun at hindi ko siya maaaring kilalaning kapatid kailanman. Ay, Joel. Imo, hindi dapat magtagal ang Juan na yun sa bahay namin. Palalayasin ko siya doon. Palalayasin ko siya. Mangyari na ang mangyari. Ate Natalie. Hoy! Huwag mo ako matawag-tawag na ate. Naalibadbaran ako. Sabi ni Mami, gumalang daw ako sa inyo ni Kuya Joel. Kasi nakakatanda ako kayong kapatid. Kami lang ni Joel ang magkapatid, ano? Sumusunod lang ako sa mga bilin sa akin ni Mami. Kapag wala dito sa bahay si Mami, huwag mong sundin yung mga bilin niya sa'yo. Kami ni Joel ang sundin mo. May iuutos ka ba sa akin? Lalapit ba ako sa'yo kung wala? Sige, sabihin mo lang. At pagkatapos ko magdilig ng mga halaman, gagawin ko na. Tigilin mo muna yung pagdidilig. Umakyat ka dun sa puno ng nyog. Kumuha ka ng mga buko. Ano? Hindi ako marunong umakyat sa puno ng nyog. Problema mo na yun. Baka mahulog ako. Buti nga kung mahulog ka. Para matapos ng problema namin ni Joel sa'yo. Akyat dun sa puno! Pero... Ayaw mo ako sundin? Diyan ka sa swimming pool! Ate Natalie! Saan mo ako tinulak dito sa swimming pool? Maligo ka! Dahil nabawal ang sigo ng katawan mo! Amoy is squatter! Hindi ako marunong lang ako eh! Lulubog ako! Malulunod ako! Uy! Bastos ka! Sorry, Kuya Joel. Hindi ko napigilan ang pagbahing sa tabi mo kasi sinipon ako nang mahulog ako sa swimming pool. Buti na lang napakapit ako sa gilid ng pool kaya hindi ako nalunod. Nagangatwirang ka pa! Kuya Joel! Hindi lang batok ang patitikim ko sa'yo. Para magtanda ka, sisikmurahan kita! Sige! Mamilipit ka!
Mangisay ka! Mamatay ka na! Ulol!